Good morning mga kasambahay! Good morning kuya! Ako po si Mirna Miranda mula dito sa Santa Cruz, Magalang, Pampanga. Mayapayabak po kaya kayungan. Alam nyo ba na sa halagang 789 pesos ay pwede na kayo magkaroon ng maliit na negosyo? At ang kagandahan pa, hindi mo kailangan umalis ng bahay. Gusto nyo matutunan? Tara, samahan nyo po ako. Ayan! So, nandito na po tayo ngayon para turuan ko po kayo kung paano gumawa ng calamansi juice. Ito po ang aming calamansi juice na finished product na. So, ang calamansi po sa ating kaalaman ay rich in vitamin C. Napaka-bisa pong panlaban sa COVID, lalo na po sa ating immune system, mapalakas po siya. So, ituturo ko po ngayon sa inyo kung paano po gawin. Unang-una po, ipapakita ko po yung mga ingredients. Narito po yung 1 litrong tubig. Meron po tayo ditong 50 ml na kalamansi na napigana. Ang atin pong fructose o sugar syrup. Ito po ang ginagamit namin kasi kapag gumamit po tayo ng powdered sugar, minsan po may mga impurities. So, kailangan po natin ng sugar syrup. Mas madali po siyang i-dilute sa tubig. So, by the way po, ang ginagamit po pala nating tubig dito is purified water or mineral water. Okay? Tapos, meron po tayo ditong citric acid. Ito po ay vitamin C also, source of vitamin C. Enhancer po ito sa mga drinks. Tapos po, meron po tayo ditong food color. Actually po, yung food color, hindi naman po talaga siya kailangan. Optional lang naman po ito. Kapag po yung kalamansing nabibili natin sa palengke, minsan po maliliit at saka kulay green sila, hindi sila masyadong makatas. Ang tendency po sa paggawa ng juice, maputla po. So, nilalagyan po natin ng mga 3 patak ng food colorings na yellow sa 1 galon po. Actually, yung 1 galon po ng tubig na ginagamit natin sa 3 patak na yon ay 18 liters na. So, very minimal lang po. So, narito po ang procedure kung paano po gawin ang calamansi juice. Ito po ay 1 liter na purified water. Ihahalo po natin yung 50 ml ng calamansi juice. Ito naman po yung sugar syrup. Ang ating citric acid. 8 grams lang naman po ang ilalagay natin for 1 liter of water. At hahaluin na po natin. Kung napapansin po ninyo, medyo may kulay na po siya. So, palagay ko po hindi na po natin kakailanganin yung food color. So, pwede na po ito. Tapos po, isasalin po natin siya sa bote. Actually po, yung bote namin na binibili, wala po siyang sticker pa. So, separately po, bumibili kami ng sticker. Ito po siya. At kapag inilagay na po sa bote, ganyan na po ang itsura niya. So, isasalin na po natin to pagkatapos po natin haluin ng maigi. Okay, so pupunuin lang po natin siya. At pagkatapos, isisil na po natin. Ito na po ang ating calamansi juice. Sa 789 pesos po na puhunan, nakakagawa po ako ng 60 to 62 bottles na 350 ml. Naibibenta ko po ito sa mga resellers ko ng 17 to 18 pesos. At sila naman po ay binibenta nila sa labas ng 25 pesos. Kaya kumikita po sila. At ako naman po, yung kabuang kita ko sa isang gawaan, nasa 300 to 500 pesos po. So mga kasambahay, ano pa pong inaantay natin? Subukan na po natin gumawa ng calamansi juice. Healthy na, kumikita pa. At lagi po nating tatandaan, kapag may tiyaga,
may pagpapala. Salamat po sa Diyos!